I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So guys, ngayon merong ginaganap ngayon na AnimalCon 2024 dito sa may SMX Convention Center dito sa may Pasay. At I think ito na yung third time natin na nakatin dito sa event na to. So samahan nyo ko ngayong araw at check natin dahil maraming naghahanap dito ng mga iba't ibang klase ng mga pwede nating alagaan, like reptiles, may mga isdaan dito, may mga exotic, lahat nandito yan. So papakita ko sa inyo guys, samahan nyo ko, libuti natin to. Tara, let's go! So yun nga guys, nandito tayo ngayon sa may SMX Convention Center. At sa nakikita nyo guys, ang dami ng tao ngayon. Hindi ko alam kung saan yung sisimulan natin. Pwede tayo sa reptile, may mga discus. At sa side nito doon, sa kabila, merong isdaan. Lalo na yung mga gamit na panghisda. Aqua speed eh, nakikita nyo may mga pa-LED pa sila ngayon, no? Alright, check natin yan. Then lilibo tayo mamaya doon sa kabila dahil meron din mga ibang pwedeng masilip doon. Alright, so simulan muna natin dito sa aqua speed. Let's go! So guys, unahin na natin tong aqua speed. Ito yung usual na lagi nyo nakikita sa video natin at sa vlog natin na ginagawa. Dahil yung mga makikita natin dito ngayon, dito sa booth na to, grabe. Ito yata yung laging pinupuntahan ko pag AnimalCon, which is napakalaki ng area na to. Ayan, so andi dito lahat ng mga gamit pang aquarium. May mga isda rin silang mga solid dyan, mga import. And shoutout din pala kay Sir Kevin dito sa Alpha Aquatics. So lagi katandem ng aqua speed dyan, ayan. So dahil long weekend ngayon at maraming pwedeng pasyalan, pwede kayo sumadya dito sa AnimalCon 2024. So dito sa rack na to, nandito lahat yung mga quality products ng AquaSpeed, which is ito yung mga submersible pump nila na ginagamit din natin mapa-isda at sa crayfish farming. May mga air pump dito, may mga ilaw, filtration, lahat nandun pa sa kabila. Alright? Dito naman sa mga tanks na nandito, makikita nyo dito is different kinds of ornamental fish. So may mga pang community, small fish, monster fish, papakita ko sa inyo yan. Unahin na natin tong mga arwana nila dito. Super red, ito guys. Etong size na to is around mga nasa 8 inches, no? Ayan. So regarding sa pricing guys, ilalagay ko na lang yung link dito sa comment section ko saan pwede kayo mag-inquire dito sa kanila. Alright? So gaganda na mga arwana nila dito. Ayan. So again guys, reminder lang, pag mag-aalaga tayo ng mga monster fish, especially ng mga arwana, like yung pagkain ito, kailangan meron tayong maayos na setup and yung filtration na ginagamit natin, kailangan napaka-solid yan. At speaking naman, pagdating sa mga pumps, no? Pumps and motors, syempre ako speed lang, alright? Yan lang yung pwede nyong i-avail para din sa mga gagamitin nyo dahil trusted and quality na yan, alright? Dito naman sa baba, check natin, meron sila dito mga dwarf gurami. Ayan o, which is iba-ibang color. Grabe, dami na ito guys. Tapos dito, meron silang mga breeder size na mga glowfish tetra. Ayan, malalaki na to guys. Ayan o. Halos nasa thousands yung nakalagay dito sa isang tank na to. Merong yellow, may green, neon green, may purple, and then may pink. Ayan o, tapos red. Magkasama, ito guys. Ayan o. So, ang dami na ito guys. So, kung mapapansin nyo, tingnan nyo, ang daming tao dito. Alright, sa area. So dako tayo dito sa isang rack na to. So dito naman is meron sila dito mga King Kong parrot. Grabe, lalaki niyan guys. Ayan, no? Tignan nyo kung gaano kalaki. Ayan, napaka solid. Ito po, mas malaki pa to. Tapos may mga peacock bass pa sila dito, syempre. Ayan. Tapos sa baba, ito meron silang may mga darmo. Ayan. Marami din sila mga darmo dito. Ayan, no? Grabe, maganda guys. Ayan, puro quality.
Ayan. So, sa mga gantong event guys, hindi natin pinapalampas kasi napakagandang mga ganitong event, no? Pwede nyo isama yung mga family and friends nyo para makabisita kayo dito. Then, dito sa tank na to, meron naman dito mga albino silver arowana, which is around mga 10 to 12 inches. Ayan, magaganda guys. Ayan, no? Pili mo malaki. Napaka-solid. Then, dito, prontosa to, no? Kaya? Ayan, ito guys, meron dito mga prontosa. Ayan, no? Mga quality guys. Dito naman tayo, dako tayo dito. Meron silang mga imported na mga pleco. Hindi ko lang sure kung anong klase ng pleco to. And then, mga geopagus. Hindi ko lang alam kung yun talaga yung name nito. Alright? Ayan, no? Grabe, napaka-solid. So, yung mga ganitong klase ng isda, pwede nyo isama to sa community, pwede nyo isama sa monster fish, lalo sa mga Asian arok, pwede nyo isama yan. Tapos, sa baba, meron ditong parang vampire fish ata to. Ayan, guys, tingnan nyo yung mga ngipin yan, no? Ayan, no? Ang tatalos ng ngipin, guys. Ayan, no? Tapos, meron silang mga catfish, ayun. Ito, ito. Alright? Ito, boy. Grabe, ang ganda na ito. Ngayon ko lang din nakita to, guys, itong isda na to. Ayan, mamaya tatanong natin kung anong pangalan. Tapos, lipa tayo dito. Dito sa tank. Ay, grabe. Ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng tank na to with cabinets. Ayan, guys. Napaka-solid. Ang linis tingnan. Alright? So, dito. Ang napansin ko dito, meron sila ditong stingray. Freshwater stingray na black diamond. May super red sila. Then, ito. Nakalimutan ko na yung tawag dito kasi lagi ko ito nakikita sa animal con talaga. Eh. Then, ang highlights dito, guys, is yung taulods na malaki. Guys, ito. Ito guys, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking clown loaches. Ayan o. So, roughly mga around 10 inches or 8 to 10 inches yung size nito. Ayan o. Grabe, napaka-solid. Tapos, dito sa tank naman na to, lahat, iba't ibang klase ng discuses, no? Iba't ibang strain. Ayan, gaganto. So, kung trip nyo yung mga ganitong klase ng isda, bagay na bagay ito sa mga aquascape, bagay na bagay ito sa mga ganong setup. Kasi, bumat sila, lalo na makukulay itong mga to. Tapos, community, sama-sama din sila. Ayan, ang ganda. Alright. Dito naman sa tanga to, meron silang different variety ng mga goldfishes. Ayan, magaganda na rin yung mga size ng oranda nila dito. May mga red cap, malalaki na rin yung size nila. And then, sa baba niyan, guys, merong mga stingray. Ayan, freshwater stingray. May hybrid stingray yung nandito. So, ayan, guys. Yung sukat nito, yung diameter niyan, mga nasa around 3 to 4. Ayan. Ayan, guys. Ganda. Solid. So, dako naman tayo dito sa kabilang side. Then, dito, arowana pa rin, mga Asian arrow, then community. Uy, meron tayo napansin dito guys, short body na albino tinfoil. Grabe, napaka-solid din ito guys. Ayan o. Bira rin tayo nakakakita ng mga ganitong klase ng isda. So, limit lang, no? Limit lang yung nakikita natin at yung nag-aalaga nito. Kasi hindi yan yung usual na nakikita natin sa mga pet shop. Usually sa mga, ano lang yan, high-end na mga pet shop, no? Mga nagbebenta talaga ng quality. Then, meron sila dito mga Lamax, no? Blackberry. And then, ito pa yung mga iba. So, grabe, ang ganda, oh. Pag marami sila, community. Schooling fish. Ayan, guys. Sama-sama sila lumalang, oh. Napakaganda. Tingnan nyo yung match-up niya with dito sa mga aro. Ganda, oh. Then, yung sukat ng tank na to, customized din. Nasa 150 gallons na nakakabinet siya. I think 4 feet by 2 feet by 2.5. Parang ganun yung sukat niya. Ayan, oh. Napaka-solid. Tapos, dito naman, sa side na to, guys, meron sila dito mga Santa Parrot. Ayan o. No? Alright. Then meron sila mga albino Oscars. Tapos meron silang mga albino na RTC, red tail catfish. Ayan. So, ito. Isa rin to. Masasabi natin. Bihira rin natin to makita itong mga gantong klase ng isda. Ayan. Makikita nyo. So, dito lang yan yung makikita yan sa Aquaspeed at syempre sa Alpha Aquatics. Ayan, madalas dito nilalabas nila ito pag mga ganitong event lang. Alright? Hindi nyo rin makikita yan sa mga ordinary pet shop. Ito pa, meron pa tayong short body na super red, no? Arowana King. Grabe, napaka-solid din na ito. Ayan, no? So, ito na features ko na to dati. Until now, ito yung kasi yung pinaka-pang-highlight dito sa tank na to. Napakaganda. Alright? Tapos dito sa baba, another tank na naman dito, which is mga colored ano to, barb. Iba-ibang color lang to. Ngayon ko lang din nakita to guys. Ayan o.
thousands din yung nandito. Ayan, oh. So, para siyang orange yung kulay niya. Ayan, napaka-solid. Alright? And then, kung mag-start kayo ng fishkeeping, no? From filters, feeds, at yung mga ilaw, filtration, lahat nandito yan, guys. Ayan, oh. So, lagi ko naman na binabanggit na kung pipili kayo ng mga pumps and motors, syempre AquaSpeed, no? Ayan yung mga pwede nyong i-visit na website, no? Dahil marami kayo mabibili dyan from dun sa mga magagamit nyo, no? From yung ilaw, and then shoutout din pala sa Proc. Ito yung ilaw. Trusted din ito. Tika brand ng LED lights. Napaka-solid din yan. And lahat ng mga gamit sa fishkeeping nandito na yan, guys. Alright? So, sa mga magtatanong, visit nyo lang yung page AquaSpeed Philippines para sa mga inquiry, mapaisda at mga gamit, no? PM lang kayo sa kanila. Alright? Guys, after natin sa booth ni AquaSpeed, dito naman tayo sa may Discus Haven na kung saan ito rin yung lagi nating nakakasama sa mga ganitong event. Like, 2 years na rin yung Animal Con. So, lagi ko na rin napipicture sa inyo. Discus Haven, alright? So dito, guys, kung kayo ay nagpaplano, sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay nagpaplano na mag-alaga ng ganitong klase ng species ng mga isda, grabe, napakaganda nito. At isa to sa mga trusted na nagbebenta, itong Discus Haven na to. No, pwede nyo i-check yung kanilang FB page, ayan, Discus Haven, na kung saan with different varieties ng mga nagagandahang mga discuses. Ayan, no. So, yung mga sample nila, meron silang golden checkerboard, meron silang blue diamond, ito yun. Ayan yung sample. And then, meron pa ditong yellow melon. Ayan. Ito pa. Tapos, white butterfly. So, yung pricing, guys, bisitahin nyo na lang yung page nila, Discus Haven, para sa mga inquiries nyo. Alright? So, check natin dito. Ito pa yung mga ibang klase. So, dito sa display nila, guys, yung smaller version is mga naandito. Ayan, mga naandito. And, kapag gusto nyo makita, for example, itong snake skin, gusto nyo makita yung kumbaga yung pinakalaki niya na at saka kung ano yung tsura pag malaki na, papakita ko sa inyo. Ito yung sample, diba, snake skin. So dito naman nakalagay yung pinaka malalaking size, no, ng kanilang mga discus. Ayan. So meron ditong snake skin. Ito. Ayan, no. So iba-iba. Ito, yung mga malalaking size. Alright? So guys, kung makikita nyo dito sa benta to, sa Animal Con, halos marami dito, hindi lang pagdating sa pag-isda, sa mga dogs, cats, may mga birds, meron din mga reptiles, kagaya nitong flightless dragon, which is meron dito mga birdie dragon, may mga ball python sila, pakita ko nito. Maganda rito pag pumupunta kayo sa mga ganitong event, tas kasama niyo yung family niyo. Ang daming makikita ng mga kids dito ng ano, mga pets, no, exotic, iba't ibang klase, no. Tapos ito pa, mga sample na ball python. So guys, dito naman tayo sa Morph Kings. Ayan. So kung saan nandito yung mga different varieties ng mga ball python. So nakikita niyo naman sa YouTube channel natin, meron din tayong inalagaan na ball python, no. So dito ang gaganda ng mga kulay, yung mga morph ng mga ball python nila dito. Ayan, ito pa yung mga, pakita ko lang yung mga sample, guys. Ito. Grabe, oh. Tingnan nyo, guys, napaka-solid. Ayan. So, sa mga takot sa ball python, sa mga snakes, huwag kayong mag-alala, itong mga klase ng mga ganitong ahas, is wala siyang venom, no? Napaka-docile nila. Mababait, mga madali lang alagaan. Ayan. Tapos kung balak niyong umorder at mag-alaga ng mga ganito, bisitahin niyo lang yung FB page ng Morph Kings at hanapin niyo si Sir Marco. Guys, visit our page, Morph Kings Reptile Farm. Ayan, si Kuya Marco. So, kung gusto niyo ng mga solid na mga ball python, check niyo yung kanilang FB page. Ito pa yung iba, guys. Actually, marami dito. Ayan, meron nga sila dito ng ano, white snake. Super lesser. Ayan. Tanong lang natin, kaya Marco, yung mga price ng mga ball python natin dito, yung pinakamura lang. Meron tayo mga 5,000. 5,000, with pay per shoot, siyempre. Oo. Yes. Single kitchen. Yan. So, again, guys, sa mga gusto mag-alaga ng ganito, kung bibili lang kayo ng mga ball python, mas maganda sa mga, kagaya nila, no, mga legit na mga breeder, kasi meron silang pinoprovide ng mga certificate, di ba, kuya? Resibo, yung certificate.
speed galing kay DNR. Yun, oh, para at least hindi kayo matatakot na baka makumbiskan ni DNR, di ba? So sa mga ganyan kayo mag-a-avail, no? At marami sila dito, guys. Ayan, madami. So ilan lang yung mga pinakita ko sa inyo, pero nagulat ako kasi sobrang dami ng mga morp na naandito. And yung iba rito, mga ngayon ko lang nakita, mga high-end beat pa yung mga nandito. Ayan, napaka-solid na ito. Ayan. So kaya Marco, thank you, ha. Ayan. Morp Kings, bisitahin nyo yung kanilang FB page, alright? So guys, after natin sa Ball Python, sa Morp Kings, check pa natin yung iba kasi ang dami talagang pwedeng puntahan dito. Meron pa dun sa kabila mga exotic. So check natin kung ano yung event na nangyari dito sa pinaka-main. Pinaka-main na event nila, no? Check natin dito, guys. Ayan. So dito kasi guys, ang kagandahan din dito, pag pumunta kayo sa event, meron din kasi silang mga raffle dito minsan, no? May mga pre-raffle dito na mga pets, mga exotic pets minsan pinamimigay din dito, kaya pag pumunta kayo, abang-abangan yun, guys, alright? So hanap pa tayo ng ibang pwedeng puntahan natin. Check natin dito sa may bandang likod kasi hindi pa tayo nakakapunta dito. So guys, nandito naman tayo sa Terrafinity, alright? So guys, ito yung mga sample nila dito ng mga Aquascape, Paludarium, and mga terrarium nila. Grabe, napaka-solid. By the way, isa sa mga idol ko pagdating sa Aquascape, ayan, si Boss Matthew. Napaka-solid. Ngayon ko lang nakita dito in person sa AnimalCon. So, sir, bago muna i-shoutout yung inyong MV page. Meron po kami page. Follow nyo lang po kami sa Terrafinity for Terrarium and Paludarium. For Aquascaping and other nature designs, you can follow ako in Pinikin. Alright. So guys, inform ko lang na sa mga hindi nakakilala kay Boss Matthew, isa to sa mga idolo natin. Alam niyo ba, isa sa pambato ng Pilipinas. So pagdating sa Aquascape, nanalo na rin to ng nag-champion ka rin sir, di ba? So check niyo yung kanilang FB page, ilalagay ko dito sa screen para makita niyo yung mga gawa niya. Grabe. Ito yung mga sample, di ba sir? Ito, Paludarium. Sample lang siya. Tingnan niyo naman guys, oh. Pero grabe ang bigat nung naka-display dito. Ayan. Then si Sir Matthew pala, na-vlog ko na rin yung kanyang exhibit dati sa BGC. Dahil yung mga gawa niya doon, napaka-solid. And check naman natin yung gawa nung putol niya dito. Ayan. Dito, ang tawag naman dito, terrarium, tama ba? Ayan. So dito guys, yung kagandahan dito sa mga ganitong setup, no, sa terrarium, bagay siya sa mga office, no, sa mga small space, no. Ayan, no. Kayo na lang mamili ng mga iba-ibang design. Ilalagay ko yung link nila, guys. Ayan. Napaka-solid. Ito pa, oh. Sa baba, oh. So, diba? Kaganda. Nasa bote lang, guys, oh. Pero napaka-solid. And dito, ito pa yung iba. Ito, guys, oh. So, yung mga naandito, guys, live, ano yun, moss yung naandito. Ayan, hindi po siya fake, no? Live moss yung naandito. So, ayan yung i-maintain nyo. Pero, tingnan nyo, napakalit lang. Parang garapon nga lang to. Pero napaka-solid. Ito pa yung iba. Di ba? Ang ganda, no? Ayan, oh. Ayan, napaka-solid, guys, oh. Ayan. Ayan yung mga sample nila dito, guys. Ayan. Iba-ibang klase. So, yung mga dinala dito, mga sample lang nila. Pero, marami pa kayong makikita pagdating sa kanilang page. Alright? Then, ito, dito ako natuwa. Tingnan nyo naman, guys. Napaka-lit lang, pero tingnan nyo yung aquascape. Grabe yung detalye, no? Napaka-solid. Ayan, tapos may mga bulaklak pa dito, guys, no? Ayan. Napaka-solid. And then dito, yung aquascape nila dito, tingnan nyo. Dragonstone, pero parang naka-floating siya. Ayan, no? Tapos yung sukat nito, I think, mga parang nasa 8 gallons lang to. Ayan, no? Then, ito pa yung sample, guys. Alright. So sa mga interested mag-buy ng mga ganitong klaseng mga terrarium with different design, kayo na lang bahalang mamili dahil marami itong design and maganda sila talaga. Ayan. Check nyo lang yung kanilang FB page, no? Yung Terrafinity. Ito yung kanilang FB page, alright? Dahil marami na sasagot sa inyo dyan. So guys, dito naman tayo sa Temblar Kaizen. So bago to sa AnimalCon na nakita ko, pero I think meron na silang mga dating dinidisplay, pero ngayon ko lang nabisita. So dito naman guys, meron tayong makikita dito ng mga different morph pa rin ng mga gecko. Ayan. So hindi tayo masyadong familiar sa mga strain or yung morph ng gecko, pero ayan, pakita ko na lang sa inyo, guys. Ayan. Grabe, maganda rin. Ito. Para siyang leopard. Grabe, solid. Ayan, guys. Ayan.
So ball python kasi tayo ang kinikip natin, pero ito yung mga gecko. Oops, para siyang nagpapalit ng balat. Ayan. Tapos dito pa, ito pa yung mga ibang klase nila. Ayan guys, oh. Ngayon ko lang din nakita yung mga ganitong klase ng gecko. Ayan, oh. Ito may mga maliliit pa. And yung kanilang setup dito guys, ang liit lang, parang beta tank lang. Ito. Ang ganda rin guys, ito pa sa baba yung mga ibang klase. Ayan. So ito yung nakatawa sa animal doon kasi marami talaga yung mga exotic pets na makikita dito. Alright? Itong mga nandi dito, ano to? Ah, parang isopods? Isopods nga ba to? So I'm not sure, pero parang isopods nga. Ayan. So iba-ibang klase din. Ayan. Kasi dati itong mga ganito hindi pinapansin, pero ngayon naaalagaan na. Ayan o. Oh. Marami dito guys. Ayan. Then ito pa yung mga sample ng terrarium nila dito. Ayan. Tapos ito pa. Alright. Ito pa yung mga sample ng kanilang mga gecko. Ganda rin guys. Oh. Ayan. Ito po. So kung interested kayo guys sa mga klase ng gecko, bisitahin nyo yung kanilang FB page, Templar Kaizen, alright? Para dun sa mga inquiries nyo. So dito naman sa area na to, more on dogs. Check natin yung mga iba, kung ano yung makikita natin dito. Alright? So may mga merch din pala si Animal Con. Then mga feeds ng cats. Check pa natin yung iba. Ayan. Sobrang dami rin ng tao ngayon guys. Alright, check pa natin yung iba. So dito, meron silang parang sample booth dito na kung saan pwede kayo magpa-pick sa reticulated python. Ayan o, oh, grabe, napakalaki guys. Ayan o. Oh. Ayan. Napakahaba, I think mga nasa 15 feet na yung haba ng sawan na to. Ayan. Tapos meron din silang iguana. Ayan. Alright. So, ikot pa tayo. Ball pack exotics. Expert din sila sa mga ball python. Check pa natin yung iba. So, dito naman, Poodle Manila. Grabe, nalaki ng mga aso. Ganda. Ayun po. Grabe, napaka-solid. Alright, tapos dito yung mga treats sa mga dogs. Alright, may mga merch din. Ito pa yung mga iba. Ito, meron naman tayo nakitang albino dito. Ayan, so oh. Parang nagbabalat pa. So guys, dito naman tayo sa booth ng Gliders Inc. Ayan, so isa to sa pinaka-pioneer din sa Animal Con, which is yung mga inaalagaan nila dito is yung mga sugar glider. Siyempre, yung pinaka-owner niyan pagdating sa sugar glider. Ayan. Makilala ko sa inyo guys. Sir Denver, ayan. Sir Denver ko, ayan, napaka-solid na ito guys. Sir, it's nice to see you again. At dito naman, second year natin sa Animal Con. So, every Animal Con guys, lagi-lagi si Sir Denver na ano ng boot para sa kanyang sugar glider. Yung mga quality siyempre, ayan guys. So, sa mga gusto at nagpaplano mag-alaga ng sugar glider na kagaya nito, so, i-check nyo yung kanilang FB page, Gliders Inc. Ilalagay ko dito sa screen para sa mga inquiries nyo. Ayan, pakita natin yung sample dito, sir. Ayan, no? Napaka-solid naman eh ito. Sir, itong hawak mo, sir, anong klase ng mod to? Anong mod to? Musik. Yes. Alright, ayan, no? So, lagi naman natin nababanggit, napaka-easy lang alagaan. Tama ba, sir? Correct. Ayan, tapos yung, ito yung sample ng cage ng sugar glider. Ito, sir, ba pinoprovide mo rin to, sir? We can provide you the cage. Yung cage. Available yung sa amin. Mm-hmm. So, ito yan guys. So, tingnan nyo, napakasimple lang. Tapos may mga bahay-bahay lang sila dyan. Mga hamok. Ayan. Then, yung pagkain naman nila, sir, usually, na binibigyan mo. Yeah, mga fruits. Meron din tayo dito yung hickory momon. Oh, okay. Bago lang to, sir. Nakita ko yung bago lang, ha. Pero, ito, pellets na to, ano ba sa batas? Pang-araw-araw yan. Pang-araw-araw. Oh, nice. Para okay. Sa mga mag-out of town. Okay. Pwede lang sila mag-iwan kagaya ng ganito. Alright. Ayan guys. So meron din sila mga pellets dito para hindi na kayo mong problema. Just in case pag-aalis kayo, meron kayong iiwang beads, no? Then, kung yung mga sample ng sugar glider, sir, marami pa. Ito pa yung mga ibang klase. Ayan o, guys. And then, ito pa yung mga ibang sample na nandito.
Yan. Ito sir, sa inyo rin to? Yung mga sa to? Tropa natin. Sa tropa. Yung pati yung cats. Yes. Ayan guys, meron din silang mga cats dito. Ayan. Pero pagka natripan nyo, Gliders Inc. Ayan, ito yung kanilang FBPage. Check nila. And lagi naman presence si Sir Denver. Ayan, pwede kayong i-assist nila pagdating sa pag-aalaga. Alright? Sir, thank you ha. Alright, nagkita ulit tayo sa Animal Con. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grief and put your foot on the gas. Don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease.